Okay, so again, good afternoon sa inyo lahat. So yan, welcome to 3 PM abet ulit. Okay, so for my viewers, please comments or likes. And malapit na po mag alas 3, so para po makapag-umpisa na po tayo kaagad ng alas 3 din o kahit na 3:05. So yun, mayroon na po isa. Okay, so, sino po itong nakikita ko isa na to? So magandang hapon sa iyo, sir or ma'am. Hindi pa nagpa-pop up yung pangalan nyo eh, kung sino po yung nandyan na sa screen ko. Okay, so kaya hindi ko pa nakikita. Ayun, si Darren Cruz. Okay, si Darren Cruz, good afternoon. Present daw po si Darren Cruz. Shout out kay Sir Darren Cruz. Yan, magandang hapon sir. Okay, so dalawa pa lang nakikita ko, no? Sino pa yung isa? Hindi pa lumalabas eh. Okay, so okay lang yan. Sige sir, antay-antay lang po tayo sir ng mga kasamahan natin ng viewers, no? Yun, si Sir Joel Landayan. So, shout out kay Sir Joel, Sir Christian. Okay, so Christian sa Sahol. Okay, so shout out din sa inyo Sir Christian. Kamusta po kayong viewers natin? Kasi marami namin na kayong ama. Sa 4-5 na. Halima na po kayo. So, kamusta po sa inyo lahat? So, magantay-antay lang po kunti tayo, no? Tantay natin. Baka dumami-dami pa tayo. So, Darren Cruz. Salamat. Salamat daw. Okay, salamat din sa inyo, sir. So yun, nandyan si Sir Nate Omlas. So Nate Omlas is manager natin sa accessories, no? So shout out kay Sir Nate Omlas sa mga accessories na mga ginagamit nyo. So yun nga, pag purol na yung accessories, bili na uli bago. Si Albert Fabiana. So watching din si Sir Albert. Sir Albert, kumusta? Geoffrey Martinez. Okay, shout out din kay Sir Geoffrey Martinez. So, yun din, medyo marami-rami na, no? Kasampo na tayo. So, shout out sa inyong sampo. Shout out din sa buong team ulit, Bosch Power Tools Philippines. Okay, shout out sa buong team namin, KOM. Okay, shout out kay Sir Glenn Lido, Linado. Okay, Joe Ali. So shout out din kay Sir Joe Ali. Hindi na naman Sir Sergio. Si Bots Sazon. Okay, present, magandang hapon. Okay sir, present din sir. Magandang hapon din sir. Shout out din kay Sir Bots. Bots ba yan? Bots. Okay, Faring Dan. Okay, si Faring Dan. Shout out kay Sir Faring Dan, Sir Rodel, Melmau. Okay, so shout out din sa inyo, sir. Magandang hapon din sa inyong lahat. Ulit. So, yan. Padami ng padami, ha? Okay. So, mga alas 3:05 para medyo marami-rami na kayo. Sana mabilis dumami para at least makapisa tayo kagad. Madali lang naman tong topic natin, eh. So, simple lang naman to. Kaya, kahit na medyo late na tayo magpisa. Kay Junar Villarias. So Masikampo. Okay, so shout out din kay Sir Junar. So sabi ni Sir Faring, welcome daw. Welcome back to our 3 PM habit. Charence Melihor. So pakaway-kaway si Sir Charence, kaway-kaway rin tayo. So sige, cheers na rin tayo kay Sir. Clap-clap na rin tayo. Okay, so Louis de la Cruz. Okay, so Louis de la Cruz, andyan din po.
Magandang hapon din po. Shout out din po sa inyo, sir. Okay, so yun. Antayin natin mga sakto tayo mag-umpisa mga 3:05 para sakto. Yun, marami-rami na eh. Nasa 15 na kayo. So simple lang naman 'to. Ulitin natin, simple lang. So kaya late lang tayo konti ng mga 5 minutes. Okay, so medyo marami-rami na rin. Inform ko lang kayo ulit, no? So ongoing 'yung ano natin, tawag dito, service week. So service week ay free labor charge, 20 discount sa spare parts. So via service center po ito. So magpadala na po kayo ng mga tools na doon sa mga service center natin. So free labor, 20% discount sa mga spare parts na ipapalit nila doon sa mga tools nyo, okay? Then yun nga po, malapit na rin ulit yung 11-11. Okay, so Shopee and Lazada yan. So, pero ginagaya na rin yan ng mga mall, no? SM. Ginagaya na rin ng SM yan. So, 11-11. Okay? So, yun. Alas 3 na, no? So, ulit, magandang hapon sa inyong lahat ng mga viewers natin. And, so, keep safe pa rin, no? So, ingat pa rin po. Dubling ingat pa rin. And then, so, umpisa na po natin para hindi na po tayo maboring dyan sa kapapanood, no? So, at least, ma-enjoy nyo na po yung 3pm habit natin. Okay? So, game. Of course, itong topic natin ngayon ay napaka-simple lang na GSB 550. So, isa po ito sa mga model natin dun sa COC. So, COC po is Contractor's Choice. So, andyan din si Ma'am Ruilacu. Okay? So, Alan Concha. Okay? So, isa po ito. So, andyan Sir Herlon. Okay? So, thank you sa inyo lahat. Isa po ito sa model natin dun sa COC. So, kasama po ito sa COC models natin. Contractor's Choice. Okay? So, of course, ang pinakauna natin gagawin, paandarin muna natin, no? Kasi baka mamaya, so ito yung saksakan natin, kamamaya hindi umandar, okay? Kamamaya sabihin nyo, hindi pala umandar yan, eh, okay? So, paandarin natin. So, meron po siyang electronic control. So, mostly po, pag nakita nyo yung switch, kulay pula, meron po siyang electronic control. So, meron din po minsan wala control yung kulay pula na switch. So, depende po sa model din. So, meron po siyang electronic control na pwede po natin mapabagalan yung ikot. Okay? Meron din po. Then, meron din po siyang forward, reverse na button or lever. Okay? So, mostly po, pag nag-forward, reverse tayo, ito lang tandaan natin yung dalawa na to. So, laban. Okay? Laban. So, once na umawak tayo sa unit natin, pag ito yung kinalabit natin, ibig sabihin, forward. Okay? So, pag ito po yung kinalabit natin, ay reverse. Okay? So, yan po, reverse. Then, manon din po kung selector, no? Para doon sa impact at saka sa drilling. So, pwede po natin siya gamitin kahoy, bakal, simento, di ba? So, pag drilling, kahoy, bakal, pag impact po, ito na po yung sa simento. So, ito po yung sign ng para sa impact niya. Okay? Yung sign naman po para dito sa may drilling. Okay? So, meron po siyang lock. Pag gusto nyo po i-steady yung andar ng unit nyo, so, sagad nyo lang po yung switch, tapos, pindutin lang po yung lock. So, yan na po, nakalock na po siya. Okay? So, hindi nyo na po kailangan hawakan lagi yung switch nyo para po naka-on. So, pwede po natin bitawan yan para po dito na po tayo humawak. Huwag po natin takpan yung butas, ha? So, libre po lagi yan. Okay? So, pwede po tayo maghawak ng ganun, pero huwag po natin takpan yung butas kasi ito po yung butas na cold air. Cold air to. So, ito yung butas na to, ito yung hot air. So, humigop po siya dito na malamig, papalabasin po niya yung mainit na tawag ito na
na-produce dito sa loob ng motor niya. Okay? So, kaya po may fan po yan. Okay, so umaandar naman po siya. So, review ko lang po kayo ulit, no? Bakit po ba yung chuck natin ay tatlong butas? So, ako po ngayon magtatanong sa inyo. Kasi po, hindi naman po kayo nagtatanong. So, ako na lang po magtanong. Bakit po ba tatlo yung butas ng chuck natin? Para po saan yan? Bakit hindi na lang po isa? Diba? Or dalawa? Wag naman po wala. Okay? So, dapat po talaga mayroon kahit isa lang. Okay? So, bakit po tatlo? So, yan po. Halimbawa po, nagkabit po tayo ng bit natin. So, pag naglagay po tayo ng bit, siyempre, kung mayroon po sumasagot yan, magsagot na lang po kayo kung bakit po tatlong butas. Okay? So, ito po yung isang butas. So, yan. So, higpitan ko na po, no? Kasi gagamitin ko yung tools ko, higpitan ko na. Okay? So, sa palagay nyo po, okay na po ba yun? Na gamitin yung tools ko? Kasi nahigpitan ko naman yung chuck niya na todo, no? Okay? Nahigpitan ko naman po ng todo, no? Pinersa ko naman. So, okay na po kaya yun o hindi pa pwede? So, yun po yung tanong ko dyan. So, kung sino po yung nakakaalam, siya na lang po sumagot sa inyo. Okay? joke lang. Turo po natin kung bakit. Okay? Joke lang po yun. So, yan po. Kabitan ko po ng talim. Okay? Then, higpitan ko po ng tatlong butas. So, isa, dalawa, tatlo. Okay? So, bakit po tatlo, no? Kasi po, kung isa lang po ang higpitan natin, kung dito lang po tayo maghigpit, dito po na side, hindi po natin nahigpitan ito. So, yung nahigpitan po natin na side, yung dito lang. So, kalimbawa po, sa dalawang butas naman tayo maghigpit, ito po yung dalawang butas, ito po, at saka ito. Ganun pa rin po, dito na side nahigpitan natin, yung dito na side sa kabilang butas, hindi po natin nahigpitan yon. So, pwede po mag-wiggle, okay? So, magwagol yung kinabit nating bit, or pwede po siyang lumuwag para po matanggal. Okay? So, hindi po siya nahigpitan ng husto pag kulang po yung higpit natin sa butas. So, kailangan po tatlong butas higpitan po natin para parehas po yung kapit ng chuck. Tawag natin dito sa tatlo yan. Yan. Ito. Chuck Jew. So, kailangan po yung chuck Jew niya na tatlo po yan, ganyan. So, kailangan po, parehas po yan ang higpit. Okay? Para po hindi siya magkaroon ng malfunction sa pag ginamit na natin. Okay? So, yun lang po yung purpose ng tatlong butas na yun. Okay, so, start na po tayo. Open na po natin. So, of course, pakita ko po sa inyo kung anong mga gamit, no? Okay. So, cordless ko pa rin. Adapter pa rin, screw adapter. So, yan po yan. Next, number 20 po na torque bits. Okay, torque bit. At saka yung pin ko po na matulis again. At saka yung flat screw ko. At saka may mallet po tayo. At may metal po tayo dito na mabigat. Okay, so tingnan natin mamaya po kung saan natin gamitin yung mga yan. Tapos, mayroon din po isa pa dito. Okay, so adjustable po yan. So, iyuko ko po konti yung camera natin para makita nyo. Okay? So, yan. Okay? So, of course po, buksan na natin. So, pag nagbukas po, ito lang naman yung screw. So, konti lang naman yan. Okay? Okay, so hanggat maaari po, kung matanggal yung screw, tanggalin na natin. Kung hindi, okay lang, mamaya pwede naman natin tanggalin, no? Pero so far, dito pa lang, natatanggal ko na siya. So, isa lang yung naiwan na medyo malalim dito. So, nandyan lang po yung screw ko, tabi ko lang po dyan. So, simple lang po, di ba? Pagtanggal mo ng screw, biyakin nyo lang po dito, mabibiyak na po yan, okay? So, napaka-simple lang po siya biyakin. Okay?
So yan po naulog na yung isang screw ko. Okay. So ito na po yung kabilang housing. Okay. So yan po. Yan po yung laman niya sa loob. Okay? So kitang-kita niyo naman po, di ba? So madali lang po magtanggal ng carbon brush niya kasi yan lang po yung carbon brush niya, yung dalawa. Ito, itong dalawang kulay itim. So yan lang po. Flat screw lang po gamitin natin. Okay? So sungkitin lang po natin yan ng flat screw para umangat, pero kailangan po lalayan natin ang kamay po. Kasi pag angat niya, baka magtalsikan yung cup dito sa likod. Okay? So may cup siya sa likod ng brass holder. Okay, so ito na yung pinaka brass holder na tinanggal natin. Yan. Ito yung carbon sa loob. Okay? So yan po. Ibalik lang po natin, ha. Okay. Next, sa kabila din po, ganoon din. Okay, alalayan lang po natin sa likod ulit para doon sa cup. Yan. Ito yung carbon brass. Okay, na sa kabila. So, yan po siya. So, libre na po tayo mag tanggal nito, magbunot. So, makita nyo naman po. So, bunutin na natin sabay pataas. Okay? Okay, so, kita nyo naman po, di ba? Kung paano ko binunot. Okay. So, kasama po siya lahat, isang set. Then, tanggalin na po natin yung lever niya para doon sa selector sa hammer. Okay? So, may plate pa po yan dito kasama yung plate. Kasi baka po mahulog pa mamaya. So, hindi mo naman po pwede baliktarin kasi yung design po niya nakaganyan. Yan, nakaganyan yung design. So, ito po yung butas para po dito sa may spindle po. So, yan. Ito po yung butas, di ba? So, yan po, shoot yung spindle dyan. Kung napansin nyo po, pag shoot dyan, doon po siya magkukontak dito sa kabilang gear natin. So, magkukontakan na sa dalawa. So, yun na po yung hammer action. So, once po na sinilik natin ito, dito po sa walang butas, hindi na po siya mag-hammer. Okay? So, yun lang po yung function niya. Kung bakit nawawala yung hammer, pag sinilik natin, tapos pag sinilik natin sa hammer, mag-hammer naman din siya. Okay? So, for maintenance po, total libre naman po yan. Bugahan lang po natin ang hangin yan para po matanggal yung mga likabok dyan. So, libreng-libre na siya. Pag may langis po dito na may luma na, so, sungkit-sungkitin lang po natin yan. Pwede na po. Okay? Then, pwede po natin punasan ang basahan. Total libre naman po siya. Okay? So, next. Ito po yung armature natin at saka yung bearing flange yung tawag natin o kaya bearing bracket. Okay? So, kung paano po siya tanggalin para po makita nyo yung bearing po sa loob. So, yun nga po. Kaya po may metal po tayo na malaki dito. Okay? So, adjustable po ito. Okay? So, na-adjust ko po yan. Then, kasama rin po itong sakong metal. So, ito po yung ginagamit ko pang tanggal ng bearing. Kung napansin nyo po yung dalawang butas, okay? Pero, ito po, gagawin lang po natin siya ngayon na patungan ng bearing bracket, okay? So, shoot lang po natin yung bearing bracket natin. Okay? Then, higpitan ko lang siya. Okay. So, yan na po siya, nakashoot. Doon po sa kabila. Ganyan din po. Okay. So, libre naman po yung armature natin. Okay. So, ganyan lang po. Then, gamit po tayo ng mallet hammer. So, mallet hammer, of course, para hindi po masira yung shafting ng armature natin. Okay. So, yun po, natanggal na po natin yung armature niya at saka yung bearing flange, nahiwalay na po natin. So, ngayon po, makikita po natin yung bearing dito sa armature. So, yan po yung bearing sa armature. Okay? So,
Either po na sumama siya dito sa armature natin, either po na maiwan po siya dito sa bearing bracket, okay lang. Wala naman po yung problema, no? Okay? So, natanggal na po natin yung armature tsaka bearing bracket. Okay? So, of course, may bearing po dito sa kabila, no? Dalawa. So, ito po yung bearing na to, medyo mahirap talaga siya i-maintenance. Kailangan po talaga natin nadalhin sa service center kasi kailangan po tanggalin itong malaking gear. Hello po. Pasensya na. Yun po, nakabalik na po ako. Sana po, makabalik na rin kayo. Oh my G. Pasensya na dun sa technical problem ng internet, no? Sana po nandyan pa rin kayo para matapos po natin si GSB 550. So, ayun po, mayroon na po isa ulit. Oy, nako. Talaga lang, talaga lang. So, sorry. Nawala tayo, no? Nagloko po yung connection natin sa internet. Buti po, nandyan pa rin po kayo nag-aabang. Sige po, total, ganun na po nangyari. So, kung makabalik po lahat, okay lang. Kung hindi naman po, pasensya, sorry talaga sa nangyari doon sa connection natin, okay? So, antay-antay lang po tayo ulit konti, mga 3 minutes. Para makapasok po yung iba ulit. Sana po, hindi na po magloko. Pero, hope na wala na tayong problema. Okay, so, konti na lang po. Kasi mayroon po nagtanong na, yun nga, bibili daw sila ng mga ganito. So, kung paano nga raw yung maintenance nila. So, of course, ito po yung video na to ay tamang-tama po doon sa mga gustong magbili. So, baka po bibili sila sa 11-11. Okay? So, ayan po. Si Hubito Alos. Okay. Hello, sir. Nice aral sa amin. Okay. Sige, sir. Ulitin natin ulit yung naputol natin na ano, na video. So, hope na makabalik lahat ng mabilis. Okay, so, sige lang, antay-antay tayo konti pa. Mabilis lang naman to. So, sorry sa lahat. Oh my J. Yun, may nakikita na po ako lima, no? So, sa lima na kayo. So, and yun, bumalik na si Sir Alan Concha. So, sila yung nakikita ko kanina. Si Glenn Llenado. So, nandiyan na rin po ulit. Okay. So, konti pa po. Konti pa po. Antay pa po tayo konti. Opo, lahat po na impact drill natin po na may chuck na hindi siya keyless, is tatlo po talaga yung butas. Okay, so kahit anong brand po, tatlong butas din. So, parehas po sila lahat. So, andyan na po ulit si Sir Joel Landayan. Okay. So, yun, nasa 15 na po tayo. Okay, so sige, start na po tayo mga 15 megit konti. So, tama po yon, tatlong butas po ito. Lahat na chuck po natin na may susi po, yung may key. Basta po may key na ganito, tatlo po yung butas ng chuck natin. Okay? So, maliban po doon sa mga keyless po natin. So, katulad nitong keyless. So, sabay naman po kasi yan, pag ginigpit natin na ganun, sasabay po yun ang higpit lahat. So, hindi po kasi na, pag dito po sa keyless kasi po,
pa isa-isa. So dito na side, dapat sa kabilang side. Ito po kasi isang hawakan mo lang, isang higpitan na po yun. Okay, so sabay po yan. So yun, sige. Again, pasensya, sorry sa andyan tuloy si Sir Mike Tan, nakapasok sa tuloy. Sir Mike Tan, sige, shout out na rin sa iyo, sir. Basta na natin ulit, no? So, nandun po tayo nagtapos sa may dalawang bearing na dito sa gear at saka sa spindle. So, yun nga po, kailangan po talaga natin dalhin sa service center para po matanggal po nila using this metal tawag ito, metal bearing puller. So, kailangan po talaga ipasok dito para po ma-push ng jack po ito. Okay? So, matigas po kasi ito, hindi po siya kayang martilyo-martilyo lang. Okay? So, kailangan po talaga i-jack. Okay? I-press. So, magandang hapon kay Sir Ronel Teruna. Okay? So, nandiyan na rin po si Sir Ronel Teruna. Shout out kay Sir Ronel. Okay? So, wala po tayo ma-maintenance dito. Check lang po natin yung bearing. Kung talagang may problema, alug-alugin natin or ikutin natin ganun. Pag naramdaman po natin na medyo magaspang na, ibig sabihin po nun, natuyo na siya, so wala na siyang grasa. So, yun na po yung time na kailangan natin maintenance yung bearing natin. Okay? So, dito po sa armature, sa may spindle, so rubber po siya. Pwede po natin sungkitin yung rubber. Okay? Pag nasungkit na po natin yung rubber, nakuha na po natin siya, pwede na po natin i-maintenance yung mga bearing natin. Pwede natin bugahan ng hangin para matanggal yung mga dumi, then i-regrease po natin at saka takpan po natin. Okay? So, kunwari po, nagrasahan na po natin yan, balik na po natin yung rubber niya. So, nandiyan na po yung rubber niya, binalik po na. Okay? Dito po, medyo may problema tayo kasi metal seal siya. So, yung seal niya metal. So, kailangan lang po, lagyan nyo po dito ng langis. Langis lang po talaga, patuluan natin ng langis dito. Pag napatulo po tayo ng langis, hawakan lang po natin, then ikot lang po natin ng ganyan. Okay? Para po mag-penetrate yung langis doon sa loob. Para po ma-re-oil or ma-re-greasing yung grasa doon sa loob, babasa. So, pag nabasa po yun, maging madulas na po siya ulit. So, iikot na po siya ulit. Pero kung talagang may problema po, kailangan po natin talagang palitan siya. Kasi po, kung hindi natin po palitan, natuyo na po ito, walang nagrasa. Buti po dito, metal siya. Okay? So, wala po siya gaano sisirain kung ito po yung may problema. Pero once na ito po may problema, then hindi po natin na maintenance, hindi po natin napalitan ng bearing, ito po yung housing niya. Okay? Diyan po siya nakapasok yung bearing. So, pag uminit po yan at wala ng grasa, susunugin niya rin po itong motor housing natin. So, madamay po yung motor housing natin sa pagpalit natin ng parts pagka nasira na po yung bearing niya. Okay? So, kailangan po natin talaga i-maintenance yung mga tools natin. So, kung about po maintenance sa lahat ng mga tools, binabanggit po natin lagi na once a month or once in 2 months. Okay? Once in 2 months. Para po talagang malilinis natin, machi-check yung carbon brass, machi-check yung mga bearing natin kung may grasa pa. Okay? At saka yung mga gear natin. At saka yung kabilang counterpart ng gear. Okay? So, kailangan po may grasa yan. Kung napansin nyo po yan, may grasa po siya. Okay? So, yun lang naman po ang pag-maintenance. Wala naman po dapat na maintenance. Kung natapos na po natin na maintenance yung bearing, so, of course, bugahan lang po natin yung armature, ang commutator ng blower o kaya yung sinasabi natin na compressor para mas malakas. Then kung medyo maitim yung tingin nyo, medyo maitim yung commutator na yan, punasan lang po natin na yung basahan yan. Okay? So, ganun pa rin yung ang paglinis. Basahan lang din po. So, pakita ko po sa inyo kung ano na po itsura niya ngayon. Ha? Okay? Hipan na po natin muna para matanggal konti. So, yan na po yung itsura niya. No, pinunasan natin ang commutator niya. Okay? So, nakita niyo po, malinaw na. Makintab na siya, di ba? So, yan lang po ang paglinis ng commutator din. Bugahan na po natin ang hangin. Okay? So, natapos na po natin yung armature, bearing, of course, yung fan. Tanggalin din po natin yung mga nakadikit dyan. Bugahan din po natin. Itong
shopping po niya. So, yan po yung kailangan po natin lagyan ng mga grasa din, okay? So, halimbawa, may grasa po tayo dito. Yan po. Lagyan po natin ng grasa yan para sigurado na po na may grasa yung shopping natin, okay? So, next, itong gear. So, dito lang po tayo magkuha ng grasa kasi may grasa naman po tayo sa may motor housing. So, lagyan na po natin yan ng grasa po. Kung nalinis na po natin, ah. Of course, linisin po muna natin. So, pwede naman po natin hugasan, ano po ng brass, okay? So, yan po, may langis na po siya. Ay, may grasa na po siya, okay? So, next, nagrasaan po natin itong dalawang mag-asawa. So, ito po yung tawag natin dito is catch dish. Ito po yung tawag natin dito ay cylindrical gear. Okay? So, yung cylindrical gear natin, mayroon siyang ipin-ipin. Okay? May mga ipin-ipin yan. Ganon din po dito sa kabila sa catch dish. So, once po na nag-hammer yan, tuk-tuk-tuk, malakas po yan pag mabilis yung ikot ng drill natin. Pero kung pod-pod na po ito, maramdaman nyo po bakit humihina yung hammer ko. So, kung nakita nyo po yan po, ah, may ipin-ipin. So, once na mag-flat na yan, pod-pod na yan, doon yung maramdaman na hihina yung hammer niya. Ibig sabihin, pod-pod na po yung mga ipin-ipin na yan. Or spline dyan, ang tawag namin spline. Okay? So, kung pod-pod na yan, doon yun na maramdaman, eh, ba't humahina yung hammer ko? Ibig sabihin, napabayaan po natin, hindi po natin na lagyan ng grasa. Okay? So, yun po yung iniwasan natin na sinasabi natin na metal to metal contact. Kasi pag metal to metal contact, doon po mas mabilis mapudpod yung metal. Okay? Kung walang grasa. So, yung grasa po, silbi po siyang cooler at saka padulas. Okay? So far po, yun niya po, bugahan lang din natin to. Kung gusto natin linisin, bugahan lang din natin yan para matanggal alikabok. So, ganun din po dito. Bugahan lang po natin yan. Okay? So far, tapos na po tayo. Wala naman po tayong i-discuss pa. Kundi yung pinakahuli po, yung carbon brass. Okay? So, yung carbon brass. Maraming nagtatanong carbon brass. Kailan po siya kailangan i-check? So, kung mapansin nyo po, i-post nyo po yung carbon brass natin. Ganyan. Okay? So, napakahaba po, di ba? Napakahaba. So, once na lumalabas sa carbon brass nyo, ganyan na po kaiksi. Kailangan na po natin palitan yan. Huwag na po natin antayin pa na umiksi pa siya ng husto na hindi na po siya lumalapat dito sa may commutator natin. Okay? So, pag ganyan pa lang po, ganyan po siya kaiksi, palitan na po natin. Huwag na po natin antayin na hindi na po siya lumalapat sa commutator natin. Okay? So, kaya po, sinasabi natin na i-check po natin lagi yung carbon brass natin. Kasi ganun po siya kahaba. Okay? So isipin niyo po kung gaano katagal po 'yan bago mapudpod, okay? So unti-unti naman po 'yan napupudpod. So ganyan po siya kaiksi. Sana po nakikita niyo 'yan. Okay? So napakalayo po 'yon, di ba? Okay? So kasi po pag inantay pa natin mapudpod yung carbon brass natin bago natin i-check, 'yun po yung concern ng iba. Malakas na yung spark ng nakikita nila doon sa unit nila, doon sa butas, di ba? Ba't malakas yung spark? So, ibig sabihin nun, pwedeng maiksi yung carbon brass or pwedeng na-stuck yung unit ngayon lang gamitin, tapos yung carbon brass natin naka-stuck up sa may brass holder, naka-stuck up. So, hindi po siya matutulak ng spring para lumabas na ganyan, okay? Naka-stuck up po siya doon sa loob. So, yun po yung tendency na pwedeng mag-spark yung unit natin once na ginagamit natin. Yun pala, nakatambay ng matagal, tapos saka natin ginamit. Nagkukurod din po yung carbon brass natin para dumikit sa may brass holder niya. Kaya yun po yung dahilan doon. So, mas maganda po, bago natin gamitin, check po natin para alam natin na talagang libre siya. Okay? So, labas-pasok siya. So, yun lang po ang highlight natin sa carbon brass ngayon. Okay? So ngayon, balik na po natin yung armature natin. Okay? So, of course, salpak po muna natin yung armature dito sa may bearing flange or bearing bracket. Okay? So,
So hawakan ko lang po siya ng mahigpit konti para hindi po siya makagalaw ng gusto. So salpak lang po natin. Okay. Okay. Then dandaan lang po natin yung pupukin. Okay. So tingnan po natin kung balance. So tulad nun po, medyo hindi siya balance, no? Okay. So ganun lang po pag balik nito. Okay. Okay, so kung nakita nyo po nakapasok na siya, pwede naman po natin baliktarin siya ulit. Okay, then pupukin po natin ulit. Okay, so maramdaman nyo naman po pagka hawak nyo po yung armature na talagang lumapat na sa doon sa pinaka butas or pinakasagad niya, lumapat na sa doon sa may bearing flange natin. So makita nyo naman po, napakalambot. Okay, so yun na po yung sagad po na pasok niya. Okay, so yan po, umikot siya. So tabi na natin. Okay, next, of course, lagyan po natin lagi ng grasa, di ba, yung spline. So mayroon naman po grasa yan, pero of course lalagyan ko pa siya ulit. Kaya mayroon pa po dito mga grasa sa motor housing natin. So lalagyan po natin yan. Okay, kunin po natin yung mga grasa dito na nagtabi sa motor housing para po ilagay natin dito sa spline ng mga bearing flange at saka gear. Okay, so para po sigurado na nandyan po yung mga grasa. Then set up po natin, balik, assembly pa rin siya. Okay, so yan, pati yung lever kasama. So pasok natin dito sa butas. Okay, so kunin natin yung kabilang motor housing. Okay, so naangat ko pala yung ano, no? Okay, so yan. So salpak natin ng isang set siya, assembly. Okay, so salpak lang po, angat lang yung Philco wheel, then salpak yung armature. Okay, so set na yung set mo lang yung lever. Okay, set din yung bearing. Okay, set din yung bearing sa kabila. So yan na po, nakaset na. Push nyo lang po pababa. Okay, so kita nyo naman po, di ba, kung paano ko po pinush. So yan lang po. Okay, next, ikot nyo po kung freewheeling siya. So hawakan nyo yung Philco wheel, freewheeling ang armature. Okay, so freewheeling po, alam nyo po kung sumasayad, ramdam nyo po dito sa kamay nyo, sa finger nyo, na may sayad siya. So pag may sayad po, kulang pa po yun sa push yung mga bearing at saka bearing flange or bearing bracket. Okay, so pag wala po, ready to set up na po yung carbon brass natin. Okay, so carbon brass natin, may cap siya. So alamin nyo muna kung ano yung sukat ng cap, kasi hindi po siya pwede ganun. So kailangan po may pwisto po siya. So alamin natin bago salpak, para po natandaan na natin kaagad bago po natin ilagay dito. Okay, so medyo mahirap po siya ilagay, kaya hindi niyo po talaga makita, kasi iset ko po siya dyan sa wire na yan. Ito yung tanso, set ko po dyan, tapos takpan ko ng cap niya sa likod. So dito lang po talaga ako magsiset sa lamisa ko, no? So ganyan po siya, then lagay ko yung cap. Okay, so pag nalagay ko na yung cap, push ko yung carbon brass. So yan na po yung hawak ko ngayon, nakaset na siya. Okay, then salpak ko po pababa yan, sabay-sabay. Ayan na po yung carbon brass natin ngayon, nakasalpak na po siya. Okay,
So ganun din po sa kabila. Set natin. Okay, so yan na po yan. Para pag kinuha natin, para pag dinampot po natin, ready na. Tapos, ganyan. Okay. Then, takpan natin ng cup. So, madulas na po kamay ko, ha. Okay. Push yung carbon brass. Push sabay pababa. Okay. So, yun na po yung kabila. Okay, so yan na po silang dalawa. So, of course, pag iniikot nyo po yan, kung gusto nyo po ikot, kailangan po pigilan nyo na yung dalawang carbon brass holder. Okay? So far po, wala problema. Ganun lang po kadali talaga mag-assemble lang, ay mag-dismantle at saka assemble ng 550 at mag-maintenance. Okay? So, sana nga po, maaga tayo natapos kung hindi naputol yung internet natin. Okay? So, mga 3:30 lang dapat kanina. Tapos na tayo, no? So, yan na po siya. Okay? So, yan. Lagyan na po natin ng screw. Kasi alam naman natin po na pre-wheeling siya kanina, eh. So, wala na po, alam ko po, wala na tayong problema doon pagka ganun. Kasi, iniikot muna natin siya ng kamay kung pre-wheeling talaga siya. Bago natin lagyan ng carbon brush. Okay? So, kahit ganun nangyari sa internet natin, charge muna sa inyo. So, number 6 lang, number 6, para hindi malustrade, pero kailangan ko po i-set muna ng mano-mano kasi walang kakapitan ng iba yung screw, kundi ito lang talaga yung motor housing natin. So, kailangan po natin i-set ng tama yung trade bago po natin higpitan. Okay? Okay, baka po maligaw, malustrate po yung trade natin sa motor housing. Okay? Ganun po tayo na Pilipino. Kahit may problema, itawa lang po. Okay? Okay? So, kabilaan lang po para sabay. Okay. Okay. So, dalawa na lang. Tapos na po tayo. So, yan. Yun nga po, kahit may problema, clap-clap pa rin po tayo. Ganun po tayo, ano po nga Pilipino, diba? Okay, so ayan na po, buong-buo na po si 550 natin. Okay, so nasisilik natin at yung chuck. Okay, so for testing. So saksak na po natin, oh. Okay, for testing po. Pwede naman po sa kamay, pwede naman po sa lamesa. Okay, so forward. Kasi ito yung kinalabit ko, so forward tayo. Okay, so mandar po siya. Reverse, so kabila po yung kinalabit natin, reverse. Okay, so may electronic din po siya. Ngayon po, isasagad ko po itong chuck natin sa baba. Okay, para po makapag-testing tayo ng hammer at saka drilling. Okay, so drilling, of course, drilling muna tayo. Okay, so may drilling po siya. Then, hammer mode. Okay? Okay, so may hammer mode po siya. So, yun nga po. Iwasan po natin na naka-hammer mode. Tapos, naka-reverse. Position po yung lever natin. Naka-reverse. Okay? So, yan po. Iwasan po natin na naka-ganon. Then, naka-hammer mode po siya. Okay? Okay. So, kung napansin nyo po, hindi ko talaga siya itutuloy. Kasi po, pag naka-reverse po tayo at naka-hammer mode, yung sinasabi natin kanina, na tinuturo ko yung importante doon sa hammer, na pag napudpud siya, medyo mahina na yung hammer nyo.
may ano po siya, may sign po siya na doon po talaga dapat yung direksyon. So once na kinalaban natin, kinontra natin, mas mabilis po lalo mapudpod yung dalawa na yon, yung catch disc at saka yung cylindrical gear, yung dalawang spline na yon. So may direksyon po talaga siya para po doon sa rotation ng hammer niya. Okay, so kaya po dapat kung naka-hammer mode po kayo, naka-forward po talaga yung switch nyo. So iwasan po natin na mag-reverse position tayo na naka-hammer mode. Kasi yun po yung dahilan na mabilis din po mapod-pod yung dalawa na yon dito sa loob, yung hammer action niya. Okay? So far po, yun lang naman. Perfect naman natin nakabit. So, yan po, inalabas yung Jew niya. Okay. So, tanggalin na po natin. Ulitin ko lang, pasensya doon sa problema ng line natin kanina, connection natin, okay? Then, ulit, ongoing yung service week natin. Simula November 5 hanggang bukas na lang yun. 5, 6, 7. So tama, hanggang bukas na lang. 6 na tayo ngayon eh. So kung may time pa po kayo, mag-avail ng pre-labor natin. Dali nyo lang mga tools nyo doon. Libre yung check-up. Wala kayong babayaran. 20% discount yung spare parts natin. At saka yung 11-11, abangan na naman natin. So magtabi-tabi na naman tayo ng mga budget natin dan. Tago-tago na naman tayo kay Mrs. or kay Mr. Okay, so far, yun lang po ang topic natin for today na GSB 550. So kung mayroon man po kayong mga GSB 550 dyan, pwede nyo na po i-maintenance kung out of warranty na, or wala naman po kayo balak na i-claim yung warranty. Sige po, walang problema, kayo na po mag-maintenance. Wala naman po problema dyan. Kung gusto nyo talaga i-claim yung warranty po muna, please, warranty po muna tayo. Dalhin po muna natin sa service center. Okay? So, thank you so much sa mga nanood and keep safe. Shout out sa inyo lahat at magandang hapon ulit. Okay? So, bye-bye po!